Isa po mapagpalang gabi sa ating lahat, sa aking mga kapatid dito po sa Oval United Methodist Church, at lalo-lalo na po sa mga kasamahan ko po sa MAYAP. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay magbabahagi lamang maikling testimony ng aking pasasalamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa aking buhay at sa aking pamilya. Babahagi ko lamang po noong nakaraang October ay ako po ay nagkasakit. Kasunod ng aking asawa ay nagkasakit ako ng matinding ubo. At ako po ay dumaan sa hindi biro na kalagayan. Bagamat ako yung nagpatingin at hindi naman in-advise ng aking doktor na ako ay magpa-swab test, ako ay fully vaccinated, wala naman lagnat, mga sintomas, maliba sa ubo, ang aking pong naging pagkakasakit ay medyo medyo worse kumbaga sa pangkarniwan. Kaya dahil ako po may hika, may comorbid, comorbidity, yun, malamang dahil po doon, kaya matagal ang aking paggaling. Ay po, bali nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pagkaraan ng dalawa o actually mga tatlong linggo, dahil mayroon akong hika, syempre ang problema sa may hika, nahihirap ang huminga. So, syempre di maalis sa isipan ko nung mga panahon na ako may sakit, na kung minsan na kapag isip ng negatibo, tag-aalala, ngunit salamat sa Panginoon. Maraming nananalangin, tumatawag sa akin, si Pastora, aking ina, at mga kaibigan na sinasama nila ako sa kanilang pananalangin. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay nila na binibigay ng Panginoon para ako tulungan. At hindi naman sa lahat ng aking pangangailangan, sa aking gamutan, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang aking pagpapacheck up sa mata ay patuloy na nakakapagpatingin ako ng walang bayad. At ito ay kung tutuusin ay napakalaking bagay sabagkat na malaking tulong ito sa akin. At kung minsan dumarating din na minsan ay nag-iisip, ako ay nadadown dahil kinakapos dahil sa pambili ng gamot, dahil sa aking sakit sa likod, sa aking ankylosing spondylitis, at minsan ay wala na mabiling gamot dahil ang gamot ay nanggagaling sa abroad at maraming gamot. Minsan ako ay dumating sa punto na ako ay tila sumusuko na ako ay umiiyak at napapagod. Ngunit salamat sa Panginoon dahil tumabalik ang pag-asa. At nararamdaman ko, nandiyan ang aking pamilya na dahilan para akong buhay, at ang aking pamilya, aking ina, aking mga kapatid na tumutulong naman. At sa kahit paano paraan ay kumikita at nakakahanap ng pagkakitaan para ma-provide ang mga pangangailangan pambili ng gamot. At salamat sa Diyos. At ngayon ako'y manakas, nakakapagpatuloy, at alam kong hindi niya ako pababayaan. Kaya ako pinagpupuri sa Panginoon, at aking pasasalamat sa Kanya ay lubos-lubos, at ang aking may babahagi sa inyo, mga kapatid, kung kayo madumaan sa pagsubok, katulad ng sa akin, katulad ng kay Job, ay huwag po tayo sumuko, sapagkat kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos. Amen.
sakit pa sa buhay ko. Salamat sa sukuran biyaya mo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay matutagpuan natin sa sulat ni Apostol Juan, Kabanata 20, talatang 24 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala noong dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon," sumagot si Tomas. "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot ko dito ang aking daliri."
hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 oras, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Kapinid ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Pagpalaan nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita. So, nakita natin ang ating binasa na ito ay tungkol po sa kasaysayan na kung paano si Tomas ay tinawag na mapag-alinlangan. Maaaring si Tomas ay mayroong isang kasabihan sa kanyang sarili na to see is to believe. Bagamat tingnan natin, ano ho, may mga dalawang puntos ako na nakita. Paano po ba tayo magiging mabuting mananampalataya? No. Paano ba tayo magiging mabuting mananampalataya? Una, nakita ko na kailangan ay meron tayong true connection with the Lord. Ito ay positive, no, para sa atin. Kilala ba natin yung ating tunay na Diyos na kinikilala natin? No, tunay, kilala ba natin? Ano po, pagka po yung ating cellphone ay nalulobat, sinacharge po natin. At pagka po naman hindi po ayos ang paglalagay natin sa connection at doon sa cellphone, sa lalagyan ng cellphone, kuminsan po, hindi po na po full charge o konti lang kahit matagal na natin na naisaksak. So, kuminsan po, ganun din tayo sa ating relasyon natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Maaaring kagaya ng ating topic ngayon, si Tomas, alagad po siya, isa po sa alagad, sa kasama po siya sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat nasaksihan ni Tomas na ang ating Panginoon ay naghimala ng mula po sa tubig ay naging masarap na alak. Aron din si Tomas kasama ng mga alagad na nagpakain ng 5,000 tao mula po sa 2 isda at 5 tinapay at napakain ng napakaraming tao. Naroon din si Tomas ng ating Panginoon Jesucristo ay nagpagaling ng bulag at ito'y nakakita. Naroon din si Tomas ng ating Panginoon ay nagpagaling ng isang pilay at ito'y nakalakad. Naroon din si Tomas ng ating nakita nila sa dagat na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kasama rin si Tomas na nakasaksi na sila'y naglalayag sa dagat at halos hampasin ang kanilang bangka. At ito'y napahinto ng ating Panginoon si Kristo. Naroon din si Tomas nang nagbumuhay sa patay. Yung wala ng buhay, kagaya ni Lazaro, ay muling nabuhay. Maraming himala na nasaksihan si Tomas. Bakit kaya? Sa 3 taon na kasama niyang ating sa ministeryo ang ating Panginoon sa Kristo, ay mapag-alinlangan pa rin siya. Ano kaya yung negative nito? Mali kaya yung relasyon niya sa ating Panginoon? O nakayag lang siya? Isip-isip, baka tayo rin.
Meron ba tayong tunay na relasyon sa ating Diyos? O kakapiranggot lang din ang ating pananampalataya? Laging late. Kasi noong unang sa unang talata, makikita natin na si Jesus ay nagpakita mula nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nagpakita siya after noon, bago siya umakyat sa langit, ay nagpakita siya sa mga alagad. At wala doon si Tomas. Tayo ba ganun din? Hindi rin tayo pala punta sa mga Bible study. Ilag-ilag lang mga kapatid. Ngayon okay lang kasi online-online lang. Kasi nga sa pandemic. Baka naman minsan online na nga. Nalilate pa tayo. Pwede naman yon kung merong ginagawa. Baka naman kalahati lang ng sermon tsaka bas-bas lang. Yung the rest din na natin napapakinggan. Kaya tayo ba? Medyo malapit-lapit na rin. Kay Tomas, mapag-alinlangan na rin ba? O si Tomas ay hindi mapalanginin. Kaya medyo medya-medya lang yung kanyang pananampalataya. Masarap kasi mag-Facebook eh, tsaka mag-laro. Hanggang sa nakatulugan na. Naku, inaantok na ako. Baka bukas na lang ako magpe-pray. O wala na ba tayong oras para magbasa ng Biblia? Hindi naman alam nakikita ni Pastore. Pwede nang hindi magbasa ng Biblia. Kaya tuloy, yung pananampalataya mo, umaalog-alog na lang. Hanggang saan na lang kaya yung pananampalataya mo, yung prayer mo, baka hanggang bubong lang o baka hanggang tahilan lang. Kakapiranggot na lang, hindi na makaabot. Bakit kaya, Lord? Ang dami ko ilang beses na pinagpe-pray ko sa iyo yung magiging kapartner ko. Bakit hindi mo tinutugon? Eh kapatid, tama ba yung ano mo? Pagka hihingi ka lang ba? Pagka yung may kulang ka lang ba sa buhay mo? Yung pagbayad ng ganon? O yung mga pangangailangan mo lang? Tsaka ka lang tatawag? Kaya hanggang kaysa may lang yung pananampalataya mo, hindi nakakarating sa langit. Tingnan natin, ano? Tama ba yung relasyon natin sa Panginoon? Kaya nung dumating yung pagsubok sa'yo eh, ako, bakit kaya nangyari yan? Ay, bakit ako'y pinarusahan? Bakit kaya ang bigat ng problema ko? Ganun-ganun. Eh kapatid, tingnan mo yung sarili mo. Baka wala ka ng oras, wala ka ng time kay Lord. May mabuti ba tayong relasyon sa Diyos? Kaya ko matatawag na may mabuting pananampalataya sa isang Diyos. No. Doon po sa ating babasahin pang-espiritual, meron pong kasaysayan doon. Sabi po ito, na meron daw pong isang bata na mahabol doon sa paru-paro. At nung paghabol niya, nasagay po niya yung isang baso at ito po yung naging sanhi para po masaktan siya. Nangyari nga na siya nagkasugat at ito yung pumiklat. Alam natin ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang mission niya ay para tayo'y mabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan mula doon sa ating kamatayan at dapat tayo'y mapunta sa impyerno. Subalit, dahil sa peklat na natamo ng ating Panginoon sa Kristo, yung hampas, yung hirap, na halos maghiwa ang kanyang
laman dahil sa mga palo na kanyang naranasan. Para sa iyo yun. Para sa akin yun. Para sa ating lahat. Para tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan para tayo'y maligtas. Yung hirap na dapat nating danasin ay dinanas na ng ating Panginoong Jesucristo. Pag maalala natin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, yung hirap niya, alalahanin natin. Yung peklat na yung ginawa ng hirap ng ating Panginoon para tayo'y maligtas. Isang kaligtasan na libre. Ang kailangan lang po natin ay manampalataya na ito'y ginawa niya at wala nang hihikit pa sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, yung misyon ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi matatawaran. Si Tomas, hindi niya nakita. Maaring siya ay kulang pa sa kanyang kaalaman. Pero 3 taon niya nang kasama ang ating Panginoon. Mga kapatid, gaano ba kahalaga ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay natin? Ito ba'y isang palabas lamang? Ito ba'y matala lang? O ito'y merong kabuluhan sa buhay mo? Na ang isang Jesus, na isang ay isang nagbigay ng kanyang buhay para ikaw'y makalaya. Mula doon sa hirap, mula doon sa mga bagay na iyong dinadala, nabibigatan, kabigatan, mga problema na ginawa ng kaaway, mga bagay na alalahanin, ginagawa ng kaaway upang tayo malito. Tandaan natin yung peklat. Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi matatawaran. Mga kapatid, huwag tayong maging kagaya ni Tomas na mapag-alinlangan. Kailangan tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kagaya ni Tomas, nakita natin ang kanyang sarili, ang kanyang pagpapakumbaba. Sinabi niyang tunay na ang Diyos, na ang taong ito'y isang tunay na Diyos. Kapatid, alam natin sa sarili natin, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kailangan natin na isang Jesus na magliligtas sa ating buhay. Kailangan, we must know ourselves. Kung meron tayong pride, alisin natin yan. Magpakbaba tayo. Magpakbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabihin natin, wala naman nakakakitin. Eh, di bali na. Hindi naman tayo napupuntahan ni Pastor eh. Pandemic eh. Hindi niya na malalaman. Mga kapatid, mayroong isang Diyos na nakakita ng lahat ng ating mga ginagawa. Kailangan tayo magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. At makita natin na ating sa ating sarili na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili kung wala tayong relasyon sa isang Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya natin ang magiging kasabihan natin ngayon, believe and you will see. Manampalataya ka at makikita mo. Alam natin na kung tayo mananampalataya sa isang Diyos na buhay, sa ating Panginoon sa Kristo, ang kasunod nun ay pagpapala. Tandaan natin yung kamatayan ng ating Panginoon. Hindi mahirap ang kanyang ginawa. Naglatay,
nagpeklat at ito ang isang simbolo na mayroong isang tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat. Dinadakila ang iyong pangalan dahil sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na kami patuloy na sumamba sa iyo, nakapakinig na iyong mensahe sa magitan ng iyong anak na ginamit. Salamat po sa bawat buti ng salita na aming tinanggap. Sana ito'y malalim na matanim sa puso namin, maipamuhay. At higit sa lahat, maging mabuti kaming patotoo sa aming kapwa. Dakilang Ama at aming Panginoong, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga kahinaan. Tulungan mo po, ipagpasalamat ko sa iyo ang buhay ng aking mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan, ang kapatid na Miriam Santos Capiral, ang kapatid na Atesi Santos, ang kapatid na Lisa Lazaro, ang kapatid na Princess Marasigan. Ang dalangin ko, Panginoon, marami pang mga tao, mabiyayang tao na ibigay mo sa kanila na sila'y magdiwang sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Dakilama, dinadalain ko rin po sa iyo ang aking mga kapatid na patuloy pong nagpapalakas, nagpapagaling sa kanilang karamdaman. Patuloy mo iyon na tayo mapagpalang kamay, pitkang sila ng kaginawahan sa kanilang nararamdaman. Ang kapatid na Berhel, ang kapatid na Purita, kapatid na Edna Watt, Lipon, kapatid na Oropesa, Evelyn Oropesa. At sino man sa aking mga kapatid na meron silang nararamdaman na masakit makirot sa kanilang mga katawan, ang lalo na po ang mga senior, patuloy mo yun at ay mapagpalang kamay at bigyan simulan sila ng kaginhawan. Dalain ko sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatid na patuloy pong madamang yung kalakasan at kaaliwan ng pamilya po Belran sa pagpanaw ng kanilang mahal na ama. Dalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran na mga bata, mga kabataan sa kanilang pag-aaral, maiksim bakasyon ng kanilang sem break, pero Panginoon, sayaan mo po sa pagkabalik nila sa kanilang paaralan online ay maayos muli ang koneksyon ng internet. Bigyan mo sila ng katiyagaan, karunungan, at salamat sa iyong tulong na nag-e-excel sila sa kanilang mga subject. Dalain ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran na nasa iba yung dagat. Ang pamilya po ng mga Cristobal at Tacon, ganyan din po ang magpinsan si Christina O'Malley at si Gemily Hilario. O kapatid na Manalaysay, Gemily Manalaysay. Gayun din po ang kapatid na Honey Hilario. Salamat po sa buhay nila at gayun din ang kapatid na Silverio, ang kapatid na Bong na nasa Laos. Gayun din po ang mag-aamang Willie, Casey at si Natalie Aquino na nasa Dubai. Ang kapatid na Remy Lazaro na nasa US, at ang ganyan din pamilya po ng mga Say na nasa Canada, at ganyan din si kapatid na John Charles Lazaro na nasa Saudi, at ganyan din, Panginoon, dinadalain ko po sa iyo ang kapatid na Rosalie Belran na nasa ibang bansa din. Kabila ng kanyang kalungkutan ay madama niya rin ang iyong kalakasan at kaaliwan. O dakilang Panginoon, ikaw lang po ang inaasahan. Sino man sa aking mga kapatid na nasa ibang dagat,
ay patuloy ng madama ang iyong pagpapala at pangunguna. Adalain ko rin si Sandra na nasa Japan, si Seiya, kanyang ina. Ng pamilya. Dakilang Ama, dinadalain ko sa iyo, Panginoon, na patuloy mong ipadanas ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw sa aking mga kapatid na mapasok at tatrabaho sa sina at sa gobyerno, sa privado, Panginoon. Ikawin mo silang ligtas, Panginoon. Sila din ang mga kapatiran na nagtatrabaho sa gawaing bahay. Bigyan sila ng malaking pag-ibig sa pagkakas ng lakas ng lupang katawan pang magampan nila ang kanilang magawain. Dakila Ama, dinadalain ko rin po sa iyong aming bansa. Dalain ko sa iyo ang mga nabibiktima ng coronavirus. Patuloy kong dilangin, Panginoon, sana po matapos na ang pandemic na ito. Dalain ko mga frontliner na patuloy po nagtsatsagang mag-alaga ng aming mga kababayan. Maging sa ibang bansa, dalain ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga leader ng aming bansa. Dalain ko ang aming President Duterte, ang kanyang mga kabinete, hanggang sa Barangay SK, a local unit, Panginoon. Tulungan mo po sila. Ngayon po, marami pong lumalahok sa nalalapit na national election, Panginoon. Hindi ka nakakaalam at kilala mo ang kanilang mga puso at ang kanilang pangalan. Tulungan mo po sila, Panginoon. Totoo na kami mga Pilipino ay nandito, ngunit ang kalooban mong masunod, makita namin, maramdaman namin kung sino yung mga taong higit na kalooban mo. Ito, takot sa iyo at malasakit sa aming masa. Ang leader ng aming iglesia, ang aming bishop, ang aming DSS, pagpalain mo silang lagi at pangunahan. Salamat po sa iyo, Panginoon, maging aking kamanggagawa, kapatid na Ate Rachel at si Ate Laika. Palain mo po sila. Salamat sa iyo. Sa iyo ko maingat na binabalikan lahat ng karangat at kaprihan. Katangyang pangalan po ni Jesus na aming pagtagapagligtas. Amen. 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 Masayod ng ating pinamataas sa pagkaunawa. Ingatan nawang yung mga puso at ang iyong mga buhay. At tumayo kayo, mga kapatid, taglay ang dakilang pangako ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Amen.